wika ni Mikey na tapos na sila ni Kisaki. Napaluhod na lang si Kisaki sa kanyang narinig. What's up mga kaibigan? Welcome back sa Anime Clan Channel. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang Season 2 Episode 10 ng Tokyo Revengers. Kaya ilike mo na ang video na ito kung nagustuhan mo. Syempre, huwag mo na rin kalimutan mag-subscribe para wala kang mamiss na bagong episode. At ishare mo na rin sa iyong mga friends. Anyway, simulan na natin. Nagsimula ang Season 2 Episode 10 ng Tokyo Revengers, ilang araw ang nagdaan pagkatapos ng bagong taon. Ipinakita dito si Draken, wika niya na ito ang unang meeting nila ngayong taon. Para sa lahat ng member ng Tokyo Manjigang, magsisimula na sila. Dito inilahad ni Draken na nagharap ang Toman at Black Dragons. Ipinaliwanag niya na ang orihinal na plano ay mayroon silang peace agreement pero hindi ito nasunod dahil ito sa away ng magkapatid na si Hakai Shiba at Taiju Shiba. Nakipagsagupaan ang Toman sa Black Dragons noong Pasko at inangkin ang tagumpay. Makikita na seryoso ang mukha ng lahat. Nagpatuloy si Draken na may tatlong tao ngayong araw na magsasalita para magpaliwanag. Una sa lahat, si Hakai Shiba. Kinuwento ni Hakai na nagsimula ang lahat sa kanyang maliit na kasinungalingan. Pinagpatuloy niya iyon hanggang sa nadamay na ang kanyang pamilya at pati na rin ang Toman. Lumaki nang lumaki ang problema na nagresulta sa Toman versus Black Dragons. Inaako niya ang lahat ng responsibilidad at lubos siyang humihingi ng tawad. Nagbubulungan ang Toman members nang biglang nagsalita si Yasuhiro Muto, ang 5th Division Captain. Wika niya na huwag mag-alala si Hakai dahil lahat naman ng problema ay nagsisimula sa maliit. Dagdag pa ni Smiley na natalo din naman nila ang Black Dragons at natapos din ng maayos ang lahat. Ipinapaangat ng Toman members ang ulo ni Hakai. Hindi nila siya sisisihin. Dagdag pa ni Mitsuya na mayroon pa rin siyang lugar sa kanila bilang ang 2nd Division Vice Captain. Tinanong ni Mitsuya kung sang-ayon ba sila. Maliwanag na sang-ayon ang lahat. Isinisigaw nila ang pangalan ni Hakai. Wika ni Chifuyu na sulit talaga ang lahat ng hirap nila sa paglaban sa Black Dragons at sa pagligtas kay Hakai. Pagkatapos nito, nagsalita si Draken at pinapunta ang ikalawang tao. Ito ay walang iba kundi si Inui. Pinapunta niya ito sa harapan. Nagpakilala ito na siya si Seishu Inui mula sa Black Dragons at kasama niya si Hajime Kokonoi. Ipinaliwanag ni Koko na natalo ang Black Dragon sa Toman at ang kanilang dating leader na si Taiju Shiba ay nagretiro na. Ipinagpatuloy nilang dalawa ang 11th Generation Black Dragons at pagkatapos nila pag-usapan ni Mikey na pagdesisyonan nila na sasali sila sa Toman. Wika ni Mikey na ilalagay niya ang Black Dragons sa 1st Division. Sa madaling salita, under sila ng command ni Takemichi. Lubos itong ikinagulat ni Takemichi. Tanong ni Mikey na kung naiintindihan ba niya ito. Oo naman ang sagot ni Takemichi. Pero tinanong niya na bakit ang Black Dragons ay napunta sa command niya. Sino ang nagdesisyon nun? Sagot ni Mikey na kung magiging parte sila ng Toman, dapat sila ay mapasailalim kay Takemichi. Ito mismo ang gusto ng Black Dragons. Nagdududa dito si Chifuyu. Wika niya na may iba pang motibo ang Black Dragons. Nagkaharap dito ang apat. Binati ni Koko ang kanilang captain. Nilinaw naman ni Inui na hindi niya hihilingin na magtiwala sila sa kanila. Basta sabihin na lang ni Takemichi kung may kailangan siya mula sa kanila at tutulong ang Black Dragons. Nagbubulungan ang Toman members sa biglaang pagsali ng Black Dragons. Pero pinatahimik na sila ni Draken dahil panghuli may gustong pag-usapan si Mikey tungkol sa nangyaring laban noong Pasko. Tinawag ni Mikey si Kisaki at sumagot naman ito agad. Seryosong sinabi ni Mikey na tanggal na si Kisaki. Gulat na gulat dito ang dalawa. Dito sinabi ni Mikey na tanggal na si Kisaki. Nakatahimik lang ang Toman admins dito. Wika ni Chifuyu na nagbigay siya ng report kay Mikey sa pagtatraidor ni Kisaki. Pero hindi niya inaasahan na ganito
ang gagawin ni Mikey. Dahil si Kisaki ay isa pa ding captain, hindi siya basta-basta pwedeng tanggalin. Hindi naman maintindihan ni Kisaki ang sinasabi ni Mikey. Tanong pa nito na kung nagbibiro ba siya. Sagot naman ni Mikey na hindi siya nagbibiro at tanggal na siya. Sumingit na dito si Hanma, ang 6th Division Captain, dahil kapag tinanggal niya si Kisaki, siya ay aalis na rin. Ibig sabihin nun, ang 450 members mula sa Valhalla at Mebius ay aalis din. Ang Toman ay may nalalabi na lang na 100 members. Tinanong ni Hanma kung sigurado ba siya dito. Sagot naman ni Mikey na wala siyang pakialam dahil lumaki na rin naman ang Toman. Nadismaya si Hanma sa sagot na ito. Nagagalit naman dito si Kisaki. Naguguluhan siya dahil ang goal ni Mikey ay palakihin ang Toman. Kapag pinaalis niya, ang 450 members ay halos wala nang matitira sa kanila. Tinanong naman siya ni Mikey na kung ang ginawa ba niyang plano noong Pasko ay para mapalaki ang Toman. Nagulat ang Toman members na sangkot pala si Kisaki sa Christmas conflict. Si Kisaki ang nagtulak kila Takemichi at sa iba pa. Binigyan din niya ng patalim si Yusuha para patayin si Taiju. Sinabi pala ni Chifuyu at Mitsuya ang lahat kay Mikey. Hindi ito inaasahan ng Toman members na si Kisaki pala ang nasa likod ng lahat ng ito. Pero hindi pa rin makapaniwala si Chifuyu na ito lang ang magpapatalsik kay Kisaki dahil wala naman silang pruweba. Kahit anong idahilan ni Kisaki ay pwede niyang gawin. Nagpatuloy si Mikey na para mapalaki ang Toman, hindi niya pinansin ang mga maduduming plano ni Kisaki hanggang sa ngayon. Pero matatapos na itong lahat dito. Dito na nagalit ng husto si Kisaki. Umakyat ito para malapitan si Mikey dahil humina na siya. Si Taiju ay panganib sa Toman, kaya kumilos siya para sa kanya. Pero bigla siyang hinarang ni Draken. Tinanong siya nito na kung sino ang nagsabi na umakyat siya dito. Pero bigla siyang sinuntok ni Hanma. Makikita na galit din ito. Pinapatahimik niya si Draken dahil nagsasalita si Kisaki. Makikita na magkaharap dito ang dalawa. Wika ni Kisaki na huwag makinig si Mikey sa mga walang kwentang ito. Tanong pa niya na di ba ang gusto ni Mikey ay gumawa ng isang bagong era ng mga gangster. Ang nasa isip ni Kisaki na lalaki ang Toman at magiging isa itong organisasyon na kayang paluhurin ang sinuman. At kapag lumaki ito, siguradong magiging masama ang ibubunga nun. Handa si Kisaki na kunin ang lahat ng kadiliman na iyon para magningning si Mikey. Natutuwang sinabi ni Kisaki na kailangan siya ni Mikey dahil siya ang kanyang anino. Kailangan nila ang isa't isa, kaya dapat pag-isipan ito ni Mikey dahil hindi niya matutupad ang kanyang pangarap kung puro lang siya salita. Kailangan niya ng aksyon. Pero tinalikuran lang siya nito. Wika ni Mikey na tapos na sila ni Kisaki dahil ang mga makasariling desisyon ni Kisaki ang sisira sa kanyang pangarap. Napaluhod na lang si Kisaki sa kanyang narinig. Hindi naman makapaniwala si Takemichi na si Kisaki ay napatalsik na sa Toman. Sumigaw si Draken na tapos na ang meeting na ito. Naguguluhan si Takemichi dahil sobrang bilis ng mga pangyayari. Ngayon, nagtagumpay na siya sa kanyang misyon. Ipinakita dito na may ginagawang motor si Draken. Inutos niya kay Mikey na subukang paandarin ang makina ng motor at gumana naman ito. Natutuwa ang dalawa na sa wakas tapos na sila. Wika ni Mikey na tatawagin na niya ang taong iyon. Nandito si Chifuyu at tinatakpan ang mata ni Takemichi. Wika ni Mikey na buksan ni Takemichi ang kanyang mata pagkatapos ng bilang na tatlo. Pagdilat ni Takemichi, bumungad sa kanya ang isang motor. Ito ang CB250T o pwede niyang tawagin na Babu. Dagdag pa ni Mikey na ito ang kakambal ng kanyang motor. Kwento niya na natagpuan ni Shinichiro ang mga makina ng kanilang motor sa Pilipinas. Ikinuwento sa kanya ni Shinichiro na nakatambak lang ito sa isang abandonadong gusali na nababalutan ng alikabok. Naghanap si Shinichiro ng mga pyesa at ginamit ito sa motor ni Mikey.
Ngayon, may isa pang makina ang naiwan. Silang dalawa ni Draken ay unti-unting nangolekta ng mga pyesa at ngayon natapos na rin nila ito. Dagdag pa ni Mikey na ngayon ito ay kay Takemichi na. Hindi ito inaasahan ni Takemichi. Wika ni Draken na mahirap papormahin ang kanilang First Division Captain na walang motor. Hindi pa rin makapaniwala si Takemichi dahil sobrang importante nito para kay Mikey, kaya bakit niya ito ipinamimigay? Sagot naman ni Mikey na masasayang lang ito kapag idinisplay lang. Natutuwa naman si Chifuyu para kay Takemichi dahil sobrang cool nito. Nang sakyan ito ni Takemichi, inutos ni Draken na paandarin na ang motor. Umangkas naman si Mikey sa motor ni Takemichi at wika niya na tuturuan niya siya mag-drive. Habang nasa daan, dito sinabi ni Mikey na nakatadhana noong makita ng kanyang kuya ang mga makinang ito. May isang abandonadong gusali na kung saan bumagsak ang kisame at dito niya natagpuan ang mga makina na nakabaon. Sinabi sa kanya ni Shinichiro na tinatawag siya ng mga ito. Natutuwang sinabi ni Mikey na gusto niya mapuntahan ang lugar na iyon balang araw. Pagkatapos nito, si Takemichi at Chifuyu ay nasa isang ilog. Tinanong ni Chifuyu kung ano na ang iniisip ni Takemichi. Iniisip ba niya na kung anong mangyayari sa future dahil dito? Ang Black Dragons ay nasa kanyang command. Si Kisaki at Hanma naman ay wala na sa Toman. At sa mga oras na ito, ang First Division ang pinakamalaki sa lahat. Kung may iba mang pinaplano, ang Black Dragons hindi pa rin namatay si Taiju. At si Kisaki ay napatalsik na sa Toman, kaya wala nang natitirang mission si Takemichi. Tanong ni Chifuyu na kung babalik na ba siya sa future. Oo, ang sagot ni Takemichi. Naiintindihan ni Chifuyu na dapat na nilang magpaalam sa isa't isa dahil ang tahanan ni Takemichi ay nasa 12 years sa hinaharap at hindi dito. Naluluha si Takemichi nang isinigaw niya ang pangalan ni Chifuyu. Taos puso itong nagpapasalamat para sa lahat. Hindi niya maaabot ang ganto kalayo nang wala siya. Si Chifuyu ang pinakamabuting kaibigan na nagkaroon siya. Nakangiting sinabi ni Chifuyu na magkita na lang sila 12 years sa future, kaya maghihiwalay muna sila saglit. Pagkatapos nito, pinuntahan ni Takemichi si Naoto. Tinanong siya ni Naoto na kung ano iyon. Sinabi kasi ni Takemichi na importante ito. Ibinili ni Takemichi na maging mabuti siya kay Hina, maging mabuti siya sa kanyang ate. Naiintindihan ni Takemichi na weird ito, pero gusto niyang alagaan ni Naoto si Hina para sa kanya. Nakipagkamay na nga si Takemichi dito, pero bago pa siya umalis, nakipagkita rin pala siya sa mga admins ng Toman. Tinanong ni Draken kung bakit sila pinatawag ni Takemichi. Dito sinabi ni Takemichi kay Mikey ang mga huling salita ni Baji na si Kisaki ang kaaway. Dagdag pa niya na ang Third Division Captain ay hindi si Kisaki kundi si Pachin. Si Pachin, Mitsuya, Draken, Mikey, Kasutora, ang mga taong ito ang kanyang kayamanan. Sumigaw si Takemichi na huwag nila kalilimutan ang layunin ni Baji. Dapat manatili silang malakas at kung mayroon mang lilikha ng bagong era, ito ay walang iba kundi si Mikey lang. Lubos na nagulat si Mikey sa mga sinabi ni Takemichi. Dagdag pa ni Takemichi na kung pwede, magpicture muna sila saglit para alalahanin ang okasyon na ito. Hindi masabi ni Takemichi na hindi na niya sila makikita dahil nasa nakaraan na silang lahat. Pag-click ng camera, ipinakita dito ang kanilang larawan. Pagbalik sa future, nagtataka si Takemichi kung nasaan siya. Naalala niya na nung huling pag-time leap niya, siya ay nasa kulungan. Pero kung wala na siya sa kulungan, nagbago na ang future. Natutuwa ito na nailigtas niya si Hina. Nang biglang may tumawag kay Takemichi at binati siya nito, nagpapasalamat ang babaeng ito sa pagpunta kahit abala siya. Hindi maintindihan ni Takemichi ang mga nangyayari dahil siya ay nasa isang burol. Iniisip niya na kung para kay Nino ang burol na ito. Naluluha ang isa na nagpapasalamat sa pagpunta ni Takemichi sa burol ng kanyang kapatid. Dito na nagsimula si Takemichi na mamukhaan ang dalawa.
pag-alis ni Takemichi sa kanilang harapan, bumuhos na ang luha ni Mana. Nang mapagtanto ni Takemichi na ang kapatid ni Luna at Mana ay walang iba kundi si Mitsuya. Ang burol na ito ay para kay Mitsuya. Hindi makapaniwala si Takemichi na patay na siya. At dito na nagtatapos ang Season 2 Episode 10 ng Tokyo Revengers. Maraming salamat guys sa panonood at kung nag-enjoy kayo, huwag nyo kalimutan mag-like at mag-subscribe. Ingat guys!